Magandang umaga mga suki. Itong muli si catering ng Bigas LPG Store at sa pagkakataong ito ay tayo pong muli ay magbibigay sa inyo ng mahalagang impormasyon, kaalaman at mga ika nga ay tips pangkaligtasan no sa paggamit po natin ng wika nga liquefied petroleum gas no. So itong ating ituturo sa inyo ngayon ay napakahalagang ika nga kaalaman. Tayo po mga supplier, wag po nating kalilimutan na lagi po nating ipaalala ang ating rider, ang ating pong tagapagdala ng tangke doon po sa ating suki, na huwag kalilimutan na i-offer at magsagawa ng bubble check or leak test no doon sa atin pong i-deliver na tangke kay suki customer. Ano po, huwag po nating i-shortcut yan dahil napaka-importante pong proseso yan na hindi po natin pwedeng ika nga ay pagsawalang bahala dahil ho marami na hong insidente ng ika nga ay mapamalaki, mapamaliit o malaking sunog ay madalas po na nadadawit dyan yung pong ika nga supplier. Nadidin po dyan yung pong direktang nag-supply sa kanila ng tangke. No? So sa pamamagitan po ng pag-offer sa customer na mag-conduct ng bubble check personally by your rider, o ikaw, yung nag-deliver, dapat kinakailangan ay sabihin niya talaga kay customer na ma'am sir, magkakandak po tayo ng bubble check no, bago po kayo iwanan. Yan po kasi ang ika nga ay huling proseso na gampanin, obligasyon ni supplier no, para nang sa ngayon, yun po ay pagpapakita ng due diligence. Ayun po ay pagpapakita ng ika nga ng pag-iingat na pinerform ni outlet. So, knock on wood at kayo po ay nasangkot o nagkaroon po tayo ng issue o problema ika nga doon po sa ating mga tangke na dineliver natin kay customer. During the investigation ay malalaman po yan kung ano po yung mga prosesong ginawa natin no, nung idineliver natin yung tangke. Alright? So, sa mga customer naman, alam ko may mga customer na ito naman hindi naman kahirapan no, na nagawain. Pero, ipakiusap po natin sa inyo na huwag ho nating iba-bypass o babaliwalain o di-disregard yung pong offer ni rider, ni supplier na magsagawa po ng bubble check or leak test sa inyong mga tangke, sa inyong hose. Ah, hanggang doon sa likuran po ng ating ika nga gas stove. Dahil ho pagka umalis na si rider niyan, ang buong ika nga ay pag-iingat ay pinapasa na po doon kay customer kung paano niya buksan, kung paano niya isara, no? Na posibleng nagagalaw niya po yung regulator, na posibleng ika nga kagagalaw po ng gas stove ay yung pong kanyang pipe o yung hose na connected doon po sa gas pipe ni gas stove ay pwede pong sa kalumaan ay natatanggal o kaya lumuluwag no. Kanya ho hindi lang ho basta ho pagkakandak ng leak test po yun eh. Yun po ay isang ika nga ay mandatory commitment and responsibility and obligation po ni supplier. No, nakakatakot po kasi dahil ho pagka ho nagkaroon ng mga insidenteng ganyan aliban ho sa posibleng pagkakasara ng kanyang outlet ay pwede ho siyang magbayad ng malaki ng mga danyos po na yan no, na sinapit po ng customer at anuman pong perwisyong dinulot ng sunog na yan at pwede pa ho makulong yung may lahat na ho mauungkat na po yan yung tangke na pinakarga so no, baka substandard. So kanya ho si outlet, no? So tayo pong mga outlet, tayo pong mga LPG supplier, ugaliin po natin na bago tayo umalis, talagang kinakailangan matiyak po natin na wala hong issue yung tangke. Kung kinakailangan bumalik tayo at palitan natin ang tangke, kung kinakailangan mag-offer ka ng iba mong produkto, like bagong hose, checkin mo lahat 'yan, no? So
Ayan po, sa pagkakataong ito, yan po ang ituturo ngayon ni catering, no? Hindi lamang po sa ating mga customer, sa mga suki natin, kundi para din po sa ating naikanga ay mga kasamahan sa industriya na pakaulit-ulitin natin, napakahalaga ng prosesong yan. Huwag ho nating babaliwalain po yan. Pang-mitigate po yan, kumbaga sa criminal law, no? Sa revised penal code. Pwede hong pang magamit natin yan as mitigating circumstance na talaga namang wala tayong layunin na magkaroon ng sunog. Sa katunayan, talagang ito po yung pinerform natin. So liban dyan, pwede pa ho tayong tawag-tawagan natin sila, palalahanan natin lagi sila, no? I-remind through blast texting na yung mga safety tips. So yan po ay mga bagay na sa bahagi ni customer ay makakapagpataba ng kanilang puso na nakatitiyak sila na talagang sila nga ay atin na inaalagaan bilang mga customer ang kanilang kaligtasan. Okay? Ayan, so ito po ang mga dapat ho natin gawin, no, sa pag-leak test. So kailangan meron po tayong liquid soap, no, or dishwashing liquid soap, no. At siyempre, gagamit po tayo ng foam, no? Babasahin po natin yung foam na yan, tatanggalan natin ng konting tubig, and then tsaka ho natin lalagyan ng sabon. Okay? So pag-deliver na pag-deliver po ng rider, ay siyempre, nakikita po yan ni customer, no? Yung pong selyo na intact. At kinakailangan, isabihin mo rin sa kanila na, ma'am, sir, ang selyo natin ay genuine, no? Regasco, ano po yan, or Solane, or Petron, ipapakita po natin. So, ipapakita din natin yung quality ng tangke, na buo ang kanyang collar, maayos ang kanyang body, no? Then at the same time, yung kanyang foot ring ay buo, no? So, meron po siyang may tear weight po siya, no? Pakikita rin po natin yung tear weight bilang isa sa mga standard na meron dapat sa tangke, no? Yan. Yung kanyang sertifikasyon. Yan, ayan, oh. Papakita mo rin, no? Papakita mo rin. Ito mga mahalaga impormasyon, eh. Yung sertifikasyon mula Bureau of Philippine Standards, yung tinatawag na globe check, no? Yung globe check. Oh. Malabo po sa inyo. So, ayan. So, ayan yung emblem naman ng Petron. Okay? Kikita po natin yung kagandahan ng tangke, yung kanyang kabuuan ng ano. O, nakatibayan na siya po ay bumili sa lehitimong outlet, no? So, ito po at idedemo na po natin sa inyo kung paano po ang una, siyempre. Ikakabit po natin yung regulator. Okay? Ayan. So, gamit na po ito. Ide-demo lang po natin. Ano? Ide-demo lang po natin. So, ang gagawin natin, kinakailangan, nakasara po muna yung valve. Nakasara po muna, kailangan muna yung valve. Tapos, bago po natin ikabit yung hose o yung regulator, si rider, kinakailangan mag-inspect muna doon sa hose kung nakikita ba natin na maayos ba ito or kinakailangan i-recommend na palitan, no? Titignan din natin. So para bago pagkabit po nung regulator, wala tayong baka mamaya pagkabit mo sukto pala yung hose o di sumingaw po yung gas sa kusina ni Aling Puring. Pwede hong pagtama mamaya pag nag-on ka, sabog ngayon yan. Okay? So, ayan po. Ikakabit na ho natin si regulator. Checkin po yung gasket na tiyakin na nakakabit po siya doon po sa entrada po ng regulator. Ito po ay pole valve regulator. Ito po ay pole valve. Ano po? Dahil deroscas. Kung ito po ay tawagin, ay deroscas. No? Kakabit na po natin. Wag ho nating ipipihit ito. Hindi ho pinipihit yan. Ano po?
ang pipihit lang ay itong pinakaroskas. Pitan po natin. Ha? Pigpitan po natin maigi. Yan. Okay? So, checkin po na itong ating knob ng gas stove ay sarado. Naka-off position. Alright? So, buksan na po natin. Papuntang kanan. Ayan. Okay? Buksan po muna natin, hindi po muna tayo magbubukas ng gas stove. Tayo po ngayon ay i-full po natin para makita natin yung pressure. Kasi basically ay pressure po ang laman yan, liquefied nga po yan. So may liquid, then may gas. Normally ang natural gas nga po ay wala naman pong amoy yan. No? It's a clear as water, as clear. Clear as water, sabi nga. Pero bakit may amoy? Sinadyang lagyan po, dinagdagan po ng additives yan para kahit papaano, it's some sort of safety standard, no? Para pag may singaw, at least maamoy natin. So, pag may singaw, ano hong gagawin natin? Prior to that, bago po tayo magkandak ng installation ng ating regulator doon sa tangke, make it sure po na bukas, mga customer, dapat bukas po yung mga bintana natin, no? Para lumabas po yung singaw. Kung may magkaroon man po ng accidental na singaw, ma-discover, o hindi po natin masabi, magkaroon po ng pagkakamali doon sa instalasyon, mag-subside po yung singaw. Okay? So, ayan. Titignan na po natin ngayon kung may mag-leak test na po tayo ngayon, no? Ang proseso po, ang layunin para malaman natin kung may butas, may singaw, ang from the tank, papunta sa regulator, papunta doon sa hose, papunta doon sa dulo ng gas stove. Pwede na rin hanggang dito po yan. Pwede po natin ikandak yan para baka mamaya may singaw na rin po itong ating installation dito. Pwede na po yan. Okay? So katulad po ng sinabi ko kanina, lalagyan po, kukuha po tayo ng ayan. Yan. Lagyan po natin ng dishwashing liquid soap. Okay. Tsaka po natin siya palabasin yung bula niya. So masyado siyang matubig, lalagyan pa po natin. Kinakailangan talaga mabula para siyempre ang kailangan ng pressure ay magtulak ng bubble foam. Ayan, so okay na po yan. Check po muna natin yung tangke. No, titignan natin kung ito bang tangke na diniliver ni Ryder ay may tama na yung kanyang tangke. Dito po. Ayan. Sa puno. So far, wala nakikita si Catering. Punta natin yung dugtungan ng regulator papunta sa PRV o tinatawag nating pressure relief valve. Dito po yan. Okay? So, tignan natin kung may lumalabas po na bubbles. Pag may lumalabas po na bubbles, ibig sabihin may singaw na lumalabas. Ayan. Huwag po kayong magtipid sa huwag po kayong magtipid sa sabon. At mga customer, huwag po natin itong babaliwalain. Mga LPG outlet, huwag po nyo rin itong babaliwalain. Ako po, sa kagustuhan nyong kumita at makarami, pagka nagkaroon ng sunog, kayo po ibabalikan, sigurado, ha? Pag mali ito ang kapunan natin, magsasara po tayo at kakapain natin yung rehas. Kasi malalaman dun talaga kung yung tangke mo ay qualified, nagbebenta ka ng hindi qualified, so lahat po yun, mauungkat about safety. Ha? May, hindi ho sa dahil meron na ho akong personal knowledge sa ganyang insidente. Okay, so walang gagawin si outlet kundi bigay lahat ng kanyang puhunan para lang ma-close case. So, ayaw naman nating magyabang ng ganun, no? Dapat hindi aabot sa gunto. Gumawa ka ng para yung mga mitigating circumstances, so paano? Iayos mo pa rin ang delivery mo, iayos mo ang inspection mo, installation mo, then doon sa outlet mo iayos mo para wala tayong
Silip, ika nga. O, pagpatuloy po natin, ano? O, ayan. Pati hose. Bakit ito kinakailangan na pati hose, eh, ano? Lalo na hose sa mga nag-titipid, no? Sa matagal na, ano, walang budget. Eh, pinatatagal po nila yung hose ng gamit. Umaabot po ng ilang taon yan. Lumulutong na po yan. Nagkakrak na po yan. Ang hindi lang napapansin, no? Yung customer, dahil wala, eh. Talagang matindi pa sa taga, ano, eh. Ah, tindi pa sa Ilocano. Oh, Ilocano po tayo, pero hindi naman tayo ganyan, ano? So, ayan. Titignan po natin. Naka-on po yan, ha? Oh. Ngayon, punta po natin yung likuran. Oh, dahil, ano, babaliktad ko na lang po yan, oh. Oh, doon, sa may pinagdugtungan po ng clamp. Importante yan. Oh. Oh. Siyempre, sabihin nyo rin kay customer, bakit madali ho maubos yan? Ano ninyo? Liban sa madaling maubos, yung kaligtasan po ninyo ang nakataya dyan. O, pati na po yung pipe. Huwag nyo na hong anuhin. Eh, katuring, pagka naman ginawa natin yan, baka wala na tayong mabenta. Ah, sa akin naman, gumawa kayo ng diskarte ninyo. No? Gumawa kayo ng diskarte ninyo. Tapos sa akin, mahirap i-compromise yung kaligtasan. Number one po yan sa atin pong negosyo. Wag ho nating isa sa alang wag na nating babaliwalay na ika nga yung pagsagawa ng proseso na ito. Oh, hanggang dito. Ayan. So far wala hong nakita si Katuring na anumang ika nga singaw nung tangke at saka nung hose at saka nung gas pipe ng gas stove, wala naman po. So sa madalit sabi ay wala hong problema. No? So sasabihin natin, ma'am, so far wala naman pong issue. Ako nakikita. In any case, kapag ka may problema, huwag ko kayong makakalimot na tumawag po or mag-text kay outlet. At tayo po bilang outlet ay meron po tayong moral and professional responsibility bilang supplier nila. Pupuntahan po natin 'yan. Atenan po natin 'yan. So, ayan. Ngayon, pwede na po tayong magbukas, no? Pwede na po tayong magbukas. So anyway, diyan po nagtatapos yung informative video ni Katuring, no, sa kanyang kaparaanan. Nakapagbigay po tayo ng maikling safety tips sa inyo at harinawa po ay sundin po natin ito at i-share po natin pong video na to para sa mga hindi ho nakakaalam. At marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay kay Katuring sa kanyang mga uploaded videos at sa mga susunod pa, marami pa po tayong ibabahagi po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat.